ये बॉक्स में मैंने अपनी मेरी लगा देना ROMOSS पावर बैंक, सो इट इन डिस्क्रिप्शन या ROMOSS 20000 mAh पावर बैंक सेंसेस प्लस. सो यान बॉक्स में अपनी मेरा मंथ सेविंग पर्पस हमें करता. सो सेना पिन इन अपन को बंद करना पड़ता पैकेज में. So as you can see, ginalo nila ng bubble wrap. Nilagyan nila ng bubble wrap. Ingay ng apos ako. Maya ka namin. Ang ingay mo, ingay apos ako. Ingay apos ako. So yan, tanggalin natin siya sa bubble wrap. So this is my fourth time or fifth time na pala na bumili ako ng powerbank sa ROMOSS. So lahat ay mga 20 milliamps pero magkakaibang battery. Yung huli kong binili ay dalawang ROMOSS volume sa powerbank. So yan, nakabalot pa siya ng plastic. So buksan natin. May cellphone pa siya nakapalok, nakabalot. So yan. So as you can see, may cellphone pa siya. Okay. Nandito pa rin yung ano niya, yung counterfeit verification. Yan, counterfeit verification. I-scratch mo lang to, makikita mo dito yung counterfeit verification code niya. Mamaya ko na susubukan kung ano ba siya, it is legit or hindi. Pero nabili ko ito dun sa flagship store ng ROMOSS talaga sa Lazada. So yan, as you can see, napala. Hindi pa siya, selyado pa talaga siya. Hindi pa siya buksan. Yan. Okay. Saan natin. Wow. May kalitihan talaga siya. Ayan. Ang sa loob, may charging cord. At isa ka, yung mismong power bank. Wala masyadong mga sisibori-sibi kasulad ng dati yung mga dating power bank ng ROMOSS na maraming nasa paloob ng mga paper, ano tawag nila ito, mga document. Gaya ng warranty, user's guide. Ito, wala, simple lang. Sim 60. Yan. So, ayan. Ang selyado pa rin siya. So, hindi pala siyang buksan. At meron pa rin siyang meron pa rin siyang yung verification code. At may logo na. Ano, 7,000. Yung ito yung dito mo talaga mapag-aalaman kung original ang isang powerbank na ROMOSS. Dahil meron kasi mga counterfeit. Mas mura siya. May ganyo ka talaga bumili dahil mas mura. So, ito na yun. So, meron pang hindi ko alam kung makikita na yan. 20,000 yan. ROMOSS. Ito. Ayan, sim 60. 2.1 milliamps yung output niya. At saka yung input niya 2.1 amperes at saka yung output niya 2.1 amperes rin. May fast charging. Hindi marami yung kukuha. May fast charging charging port siya. Meron din siya yung normal lang. At saka micro USB lang yung port niya kung isa-charge siya. Ayan. Check natin kung ilang aba, iba yung color nito. Kadalasan puti yung nakikita ko. Ito ngayon is ano siya? Blue. May pagka-blue. So yan, tingnan natin kung ilang percent. Tingnan natin kung gumagana ba siya. Parang hindi gumagana. O, mapapalitan ko talaga to. Ay! Pusang gala. Yeah, hindi. Can't be because it's type. Ano pala ito yung cellphone mo? Type C. Ito yung ibang cellphone. So try natin ulit. So gamit kayo ng type C cord dahil yung cellphone ng tama ko ay kumana. Type C. So try natin. Magka-charge ba siya? So yun, nag-charge siya. So as you can see, makikita mo dito sa indication kailang percent. Yung battery niya as of now, meron siya 72%. So ayan, gumagana siya. So I'll make a follow-up review for this one. Observan kung kumuna siya kung matagal ba talaga malubat. At saka, kadalasan ng mga 20 milliamps na mga battery sa ROMOSS ay up to 13 hours mo siya i-charge gamit lang ang regular na charger. Kung yung mga malalakas na charger yung gagamitin mo, minsan hindi na maabot yun ng 13 hours or 12 hours.
So kadalasan ganito kalaki ng mga power bank ay umaabot talaga ng 13 hours or 12 hours na charging time. So I will observe this one and make a follow up video for this one. Kung okay, ayan, to continue. So, sinubukan ko siya, ano na lang siya, 71%. Ayan, so that, kanina 72% siya. Gumagana naman siya, yung charge. So, tanggalin muna natin yan. Subukan natin ang yung fast charging niya, kung gumagana ba talaga. So, ayan, gumagana siya, yung fast charging board niya. So, ito pala yung mga collection ko ng ROMOSS powerbank. Ang una kong nabili ay ang Sen 6. Yan, I don't know kung yan, medyo klaro na. Ito yung pinakauna ko nabili, Sen 6. Yung medyo traditional pa yung indicator niya. So, yung pangalawa kong nabili ay dalawang pares ng ROMOSS Polymos 20. So, ito. Hindi ko na nakikita itong mga ganitong klase ng powerbank at saka yung Sen 6 sa ROMOSS sa official store nila. Kaya wala akong ibang magawa kundi bumili na ng ibang klase nung sell nila sa 9.9 sale. Yeah, so, yan. So, sa dalawang basis kong pagbili ng ROMOSS powerbank, hindi pa naman ako binigo. So, I hope this one will do the same with these three items na nabili ko sa ROMOSS. So, may kaibaan na sila ng design. Ayan. Ito. Pero hindi pa yung nawawala rin yung 7,000 mall. Ayan, 7,000 mall. Ito naman. Yan, magkita mo pa rin yung 7,000 mall. Iingay ng pusa ko. Eh! Napakaingay ng mga pusa ko, Brad. So, yan. So, apat na yung powerbank ko. Talagang kinakailangan namin ng additional powerbank para dito sa bahay. Dahil wala kaming kuryente. Ang gamit lang namin ay mga powerbank, rechargeable na mga gamit. So, yan. So, see you guys on my next review for the follow-up review for this one. So, bye for now. Ciao.